Sino ang may negosyo dito? Taas ng kamay. Or naka-experience ng negosyo? Okay? Anong pinaka-importanteng metric sa isang negosyante? Yes. Profits. Okay? The most important metric sa isang business is your net profit metric. Okay? Tingin niyo ba lahat ng trees niyo 100% ang hit rate? Hindi, di ba? So dito sa business side of trading, ang pinaka-tinitingnan mo is net profit mentality. Okay? Okay lang na may mga losses ka, but kapag nanalo ka, tanggal lahat ng losses mo. Okay? This is the most important metric in any business. Now, as a trader, ano yung pinaka-ano mo? Pinaka-asset mo as a trader? Makaka-trade ka ba kung wala kang pera? Hindi, di ba? So, pinaka-kailangan mo is your capital. Okay? So, kung hindi ka pa profitable, hindi mo pa kaya magkaroon ng net profit, your first goal should be protecting your capital. Dapat hindi ka malugi. Magne-negosyo ka ba kung alam mo malulugi ka? Hindi, di ba? Magki-trade ka ba kung alam mo malulugi ka? Hindi rin. So, dapat, you have to know when to protect your capital. So, anong discipline nito? Saan papasok tong protecting capital? Anong pwede nating discipline na pwede natin igamit para ma-protect ang capital natin? Risk management. Okay? Dito papasok yung risk management. Trading nga is your business eh. So, yung pinaka-manage mo is your risk. Wala kang kwentang trader kung hindi ka marunong mag risk management. Sino dito palagi nag all in? Mami na. Ba? Good. Palapakan niyo sarili niyo. Let me ask you this question. Sabi natin, you are treating trading as a business. What do you think is the most important but most boring step of any business? Hindi ba accounting? Magkano kayo benta ko? Magkano kayo benta ko sa isang araw? Magkano cost ko dito? Magkano ganyan ko dyan? Di ba? So, the most boring but most important process in your business is your accounting process. Okay? Kapag tinranslate natin yan sa trading ninyo, ang magiging metrics mo dyan are this. What are your percent hit rate? Okay? What is your percent profitability? And your okay? So, ito yung kadalasan yung problema ng mga baguhang traders. Okay? They are taking trades because they just want to trade. Mali yun. Ito, yung isa sa mga importante. You have to know your risk-reward ratio. Tataya ba kayo kung 1:1 lang yung odds ninyo? Yes or no? No! 2:1. Pwede na, di ba? So ako, personally, ang risk-reward ko sa isang trade is 3:1. Dapat mas malaki yung pwede kong kitain bago ako mag-cut loss. Lagi niyo tandaan yan. You have to choose your setups. Okay? Pero para masabi mong 3:1 yan, dapat makita mo yung journal mo or your records kung ano yung hit rate mo on that specific setup. Ilan yung setups na tinuro sa inyo yung FMC? 6. So dun sa 6 na yon, kailangan malaman mo yung hit rate mo. You journal it. Pili tayo dyan. Kasi kung ano yung hit rate mo, doon ka magkakaroon ng confidence to take the trade and do this risk-reward ratio. Clear? Sa isang negosyo ba, mali ba na wala kang plano? Mali, di ba? So dapat may plano ka.
So if we are going to translate this sa trading universe natin, ang tawag natin dito, trade plan. Okay? So ako, usually, ang lagi kong tinatanong sa sarili ko when I do my trade plan is number one, what is my objective? Okay? What is my trade objective? Okay? Dito papasok kung anong setup siya. Okay? Dito papasok kung ano yung entry ko, ano yung stops ko. Okay? Number two, syempre, kapag may trade plan ka, kapag na-execute mo yung trade, ano mangyayari? Magkakaroon ka ng review. Okay? Number two, ang tawag ko dito, post-mortem of that trade plan. Ang post-mortem, this is very crucial. Kasi nandito yung learnings. Okay? Whether profitable siya or hindi, you have to do this. Kasi most of the time, ang mga mahihinang klaseng trader, kapag hindi kumita, ayaw i-journal. Kasi ayaw tanggapin yung talo. So you have to do your post-mortem review of the trade. Whether it is a winning trade or a losing trade. Ano ang components itong post-mortem trade? Post-mortem of that trade setup. Number one is, ano itong WWR? Parang WWE lang eh, no? Ang WWR is what went right. Okay? Pwede mong sabihin dyan, what went right? I followed the trade plan and I made profit. Pwede ganun. Or, I followed the trade plan and I followed my cut loss. Pwede ganun. Napaka-basic. Number two, what went wrong? Dito sa what went wrong, dito natin pwede sabihin ay, what went wrong? I did not take profit at the nearest resistance. Or I did not follow my cut loss. Okay? So dito papasok yon. What went wrong? Dapat aminado ka kung saan ka nagkamali. Because kung hindi mo to gagawin, nagda-darts ka lang sa trading mo. You have to be what? Process-oriented. Okay? So, you have to do your what went right, what went wrong. Okay? And your last component is WHIL. What have I learned? Okay? Pwede kasi dito pumasok, ay nag-trade ako kahit wala dun sa trade plan ko. Or, nag-trade ako kahit hindi maganda yung hit trade ko. Hindi muna ako nag-backtest. Diba? Ito yung pinaka-crucial. Kasi, sabi nung mentor ko, isa kong mentor, si Ray Dalio, pain plus reflection equals progress. Okay? So ito yun. You have to do this. Every single trade that you take.